Ayan si ate. Hindi niya ako nakita, guys. Ate! Hi guys! Welcome back again to Dom Vlogs. Ayan guys, for today's vlog, ipapasilip ko po sa inyo kung saan po ako magpunta. So, samahan niyo po ako sa aking pagbebenta. Ayan, actually may mga orders na po. So, i-deliver ko na lang. Diretso po tayo kay Team Blended. Okay, so mamaya makikita niyo po yung aking dala-dala. Ayan guys, ito po yung mga dala ko. May mga naka-reserve na po yan. Ayan guys, no, dito tayo ngayon sa Echo. So, meron tayong hatiran dito. Ihahatid ko yung order ni Ate Rachel. Ayan. Titingnan ko kung nasa siya. Tatawagan ko pala siya muna. Kasi hindi ko siya kita. Ayan si Ate. Hindi niya ako nakita, guys. Ate! May nahulog. Ano yun? Ticket? Ayan, dito pala siya nag-work. Ah, sa office siya. Ayan guys, nakita ko na si Ate Rachel. Dito pala siya nag-work. So, minsan puntahan ko siya dito pag mag-sale. May sale kami. Ay, may sale. Ah, Echo yung brand ng mga shoes lang. Opo, mga so, shoes and bags. Kasi, Echo. Oo, ganda. Kasi parang meron din yan sa SM, no? Kaya na ano ko, oh, mahal talaga as in, kasi international. Ayan si Ate ngayon ay papasok na dahil malamig na, guys. Malamig dito, bye, siya naka-jacket, ako hindi. Oo nga. Ayan guys, dito ngayon ako kay Evelyn. So kabababa ko lang. My God, siya yung medyo malayo-layo pero kailangan, no choice, kailangan ko siyang puntahan or ihatid yung order niya kasi marami yung order niya, guys. Sayang din naman. Kasi bukas may work na ako. Grabe. Sobrang pagod ko na. Ano na eh, 8:30 na, mag 9 PM na. So, meron pa akong dideliveran doon sa amin. Dalawa katao, customer. So, ngayon, hinahanap ko, Winkle Dry. Saan yun? So, yun, hanapin ko muna yung address nila. Narinig ko na si Evelyn. Ang hirap kumita ng pera, guys. God! Evelyn Morgan! Hello! Hey, everybody! Napagod na ako, friend. Kumusta? Kung pasok? Hindi na ako magtatagal, ha? So, yan yung parehan kay Ate Cora. Yes. Oo, yan. Ate Cora? Yan. Dalawang packbet at saka isang beef curry. Oh, yan. Apat. That is mine. At saka dalawang packbet. Ay, nako. Swipe pack shit. Ayan. So, two times na tayo nakapunta dito sa ano ni Evelyn. Thank you so much. Evelyn, at si Dong nag-ano sa akin ng mga pagkain. So, kakainin na po natin to. Salamat, Dong. Talagang... Pinuntahan talaga, pinuntahan, no? Kahit malayo. Pinuntahan talaga ako ni Dong. Grabe to. Salamat, Dong. Oo. Umano na nga yung arthritis ko. Ay. Thank you so much. Ayan. Ta-da-da. So, ayan guys. No, binigyan din ako ni Evelyn ng... So, ayan guys. Binigyan din ako ni Evelyn ng... Ito para siyang munggo. Linsen. Tapos ito yung pang... halo sa schnitzel. Tapos ito, pang pasta. Basil. At saka tuna. Oh, hindi naman. Tama-tama lang. Ayan. Thank you, Evelyn. Ayan. Ay, ano yan? Wow. Ito, spicy sutanghon. Yan, ha? Spicy. Spicy yan, pag mag-ano ka. Ah, okay. Siya. Thank you. Sige na. Thank you, Evelyn. Ay, meron pa pala. Ano yan? Kunyari may ano ka sa bahay, may, ano ba yan? Sorry. May bisita ka, pwede mo siyang ilagyan ng mga, ano, ng mga flies, ganun. Ah. Sasabihin nilang, pwede nilang kainin. Ah, makain like siya agad. Dessert. Ah, sige. Oo. Ano ulit pangalan niya? Haider Ali.
Hyder Ali? Oo. So magkasama sila sa, ano, yung Kennedy Ali? Oo. Ayan si Luis. Ang cute niya, no? Ah, Luis. Di ba siya yung, ano na, dalaga? Hindi, yun. Ay, iba yun. Oh, si ano. Hi, guys. Welcome back again to Dong Vlogs. Guys, for today's vlog ay magpunta po tayo mamaya sa Kaitim Blended. Siguro. Kasi meron po akong hiningi sa kanya yung kama. Ako yung nagpa-reserve ng kama, guys. Yung kama nila. Kasi nga, maglipat na sila ng Berlin. Medyo malayo na sila sa amin. Or sa akin dito sa Bonn. Yung Berlin kasi, 4 hours yun. So, yung Berlin is, yun yung capital city ng Germany. So, yun. Soon, February daw, maglipat na. Hindi ko pa napanood yung video niya. So, kailangan kong pumunta doon dahil marami pa din akong gustong tingnan kasi marami din siyang ipang tapon daw. So, yun nga guys, ang problema ko ngayon, yung ID ko hindi pa nakikita. So, ang sabi ng mga friend ko, mga kakilala ko, lalo na yung ex ko, mag-unmail din daw or mag-report sa police. Baka daw gagamitin yung ID ko daw ng iba pag halimbawa may makakita. Ng ID ko na yon gagamitin as pang scam. So magugulat na lang si Dong na biglang may dumating na mga items sa bahay na hindi naman ako nag-order. Okay lang sana yung kung bayad na. Ang problema doon kung biglang dumating yung item na hindi ko pabayad, tapos biglang ako yung magbabayad, yun yung nakakatakot. Kasi yung ID ko, nandoon kasi yung address ko. So, madali akong matuntun kung may maghanap sa akin. Ayan. So, nakakatakot, no? So, kailangan ko talagang i-report. Actually, wala namang problema na nawala yung ID ko kasi meron pa akong passport. Pero kailangan ko talagang mag-report. Tapos, kukuha na naman ng panibagong ID. Yun yung kailangan ko talaga. So, kailangan ko na... Hindi ka basta-basta makapunta doon guys nang wala kang appointment. Kailangan pa magkuha ng appointment online bago makapunta doon sa tinatawag na Rathaus kung saan doon magkuha ng bagong ID. So, sasabihin ko na naman 'yan sa ano ko, sa supervisor kasi hindi ka basta-basta na bigla mo na lang sabihin na itong araw na 'to absent ka. Kailangan 'yan nasa plano kasi. Halimbawa, next month, kailangan sabihin mo, ngayon pa lang sabihin mo na about next month kung mayroon kang appointment or next month. Importante yun. Yan, papasok na ako sa work guys. Bawal na mag-video dito kasi yung mga boss ko, lawyer. Hi guys, ayan magandang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay araw ng Friday. So, meron pa tayong isang work na kailangan tapusin. Actually pala guys, ngayong araw sana, mamaya, ay magpunta sana tayo kay Ate Gemma. Kasama natin sa Team Bilmani, kasama si Oliver. So ang nangyari guys, nako, nasilawan ako ng araw. Since nagkaroon dito ng strike hanggang Monday, hindi na kami matuloy ni Oliver kasi nga, mahihirapan kami magsakay ng train. So, ang nangyari, kinansel na lang namin. So, mag-ano na naman ng panibagong set or appointment kung kailan ulit kami magpunta. Yun yung mahirap. Tapos ngayon, hindi na matuloy guys. So, ang mangyayari bukas, Saturday, meron akong gagawin sa bahay. Ipapaayos ko pala yung kusina. Kasi yung kusina namin, simula nung lumipat kami dyan, sa apartment na yan, kami lang yung nag-ayos, yung papa ng ex ko yung nag-ayos. So ngayon, gusto ko talaga na maayos siya ba? Kasi habang tumatagal yung dishwasher na disaligned na, yung hindi na pantay ba? So kasi syempre nagmo-move yun every time mag-washing. Tapos sa gilid-gilid, nabasa. So, kailangan ko siyang
ipaayos talaga. So yun yung gagawin ko bukas since free tayo bukas. So hindi muna magluluto si Dong bukas. Hindi muna ako magluluto dahil ayun nga, mayroon akong ipapagawa sa kusina. Yan. So guys, papasok muna ako mag-work. Mamaya na natin continue yung kwentuhan pagkatapos kong mag-work. Ayan guys, katatapos lang po natin sa ating work. So ngayon, hinahabol ko na magpunta sa Asian shop dahil meron akong bibilhin. Kasi since nandito na ako sa Bon or sa city, diretso na lang ako para magbili ng kakailanganin ko sa Asa? Nagulat ako guys dahil may Pinoy si Kuya, naglalaro yun ng basketball. Nagulat ako, galing din pala siya dito. Dami niyang bili. So ngayon hinahabol ko yung oras kasi mag-close ng alas 7. So makikita niyo ngayon kung anong bibilhin ko. Guys, may good news pala ako. Oo, nakita na pala yung ano ko guys, yung ID ko. May nakakita ang ano ko talaga, ang tawag nito, ang pagkakaalam ko. Nilagay ko yun sa ano ko, sa jacket. Tapos doon yun nahulog sa train station. Ay, sa train pala, sa loob ng train. So possible may nakapulot. Hello. Possible may nakapulot guys sa train. Yun binigay doon sa ano, sa city. Kailangan ko siya i-claim. Oo. Nandito ako. Nagtingin ako ng ano. Seafoods. Tingin-tingin ako ano mga benta nila. So yun nga guys, i-claim ko siya. Bago ko siya ma-claim, dapat tatawagan ko muna or mag-email ako para sa appointment. Hindi kasi basta-basta ma-claim ko agad yung ano, yung aking ID guys. Pero thankful ako guys dahil hindi na ako magbabayad pa kasi bala ko na naman sana magkuha ng appointment para sa bagong ID ko. So ngayon hindi na kasi nakita na. Thanks God talaga. Yan, nagtingin-tingin tayo guys kung anong mga pwedeng bilhin dito. Pero mayroon pa ako sa bahay. Next time na lang tong bangus. Wow, may bangus sila oh. Magkano to? Magkano kayang kilo dito? Walang price, ibig sabihin mahal. Doon kay Chanas, 8 euro ang per kilo doon. 8, 7. Parang 8 yata. Kalimutan ko. So, ito yung ano sa atin. Next time na ako magbili nito, parati ko itong pinapaksiw sa Bisaya, inon-onan. Masarap to guys. Muro-muro sa atin, maliit. Masarap yan. As in, proof ko na ano ko na, napatunayan ko na may bangus. Yung nabili ko last time, ano ba yun? Ito yung nabili ko last time. Meron ako sa bahay. Yun na lang yung lulutuin ko mamaya. Partneran ko na lang ng noodles. Ito, budburon. Sa Bisaya, budburon to guys. Isugba. Ihaw ba? Grill. Labas pa. Ito yung binibili ko. Mura lang to dito. 5.99 euro. 4 na piraso. Masarap yun. Tulingan yun kung malaki na. Ano kaya to? Mahal to. Parang ito yung malaki. Parang ito yung tulingan. Oh, 10.99. Oh, ito yung tulingan pala guys. Malaki siya. Pero masarap din yan sa gata. Oo, dito ako bumibili kasi mura lang dito guys. Ito yung mga spices nila. So yung ano, yung binibili ko dito, ay ito yung Nestle cream dito. Ito yung mango na ano, syrup. Mayroon din sila pag nag adobo or nag ano ka, balbakwa or ano pa ba yun. Ito yung ginagamit ko. Tapos guys, yung paborito ko na ano, yung coconut milk, ito yung brand, ROD. Ito talaga yung maganda talaga guys. ROD or ito. Napatunayan ko lang talaga. Iba. Kakaiba sa iba. So,
Mayroon din sila dito, ano? Ano to? Bamboo. Shoots. Dabong. Mayroon din sila dito, ano, ng langka at saka tawag dito. Iba't ibang canned goods. Iba't ibang prutas na nasa can. Meron din sa Argentina. Wala silang puso ng saging dito. Doon kay Chanas meron. Mayroon silang Milo at saka sardinas. So, ang bibilihin ko ngayon, guys, ay yon, panghalo sa dinuguan. Na-miss ko talaga yung crabs. Meron silang crabs dito. Kaso hindi muna ako ngayon mag-crabs, guys. Next time na. Yan, nandito si Mamasitas din. Bumaba yung Royal Tiger nila, guys. 35 na ngayon. Dati, mahal yan, guys. Ito, 45. Iba tong rice. Masarap siguro to. Ito, guys, ba? 35.90 na. Mahal to dati, eh. Ilang kilo kaya to? Ay, 18 kilos. Nagmura na siya. Ito yung binibili ko dati na rice. 20 kilos. Thai, 49. Ay, iba to, sa baba. Iba din to. So dito, marami kang mapagpipilian na rice. Pero iba talaga yung rice natin, mabango. As in. So ito yung bibilhin ko. Guys. Saka ito. Tigda dalawa. Kasi baka maubusan ako. Kunti na lang natira. Hanap tayo ng noodles. Oh my God, tumaas. Oh. 450 pa. My goodness. Tumaas na siya, guys. Tingin-tingin lang muna. Wala pang pera. Charot. So, ito yung mani. Minsan bumibili ako dito ng ganyang mani. May mongo din sila. Wala na silang kalabasa. Patay, hindi ako makapagpakpit nito kasi walang kalabasa. Yan. Meron silang mga ano dito ng pang sushi. Alam nyo guys, alam ko din paano magawa ng sushi. Kasi nag-work ako dati 1 month sa sushi circle. May boy bawang din sila. Oh. At saka banana cracker. Ayan guys, no, dito na po tayo ngayon sa bahay. So kararating lang po ni Dong. So kailangan ko po munang mag-prepare kung ano po yung kakainin ko po ngayong gabi. So, iwan ko. Maghanap na lang po ako ng solusyon. Kung ano man kasi po yung gusto ko po sana kaninang lutuin is naka-frozen pa pala. So, matatagalan pa po tayo. Uulitin ko po, maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsuporta kay Dong Lagi. Ayan. Dito na po ako magtatapos ng aking vlog ngayong araw. At ito po muli ang Dong Vlogs. Hanggang sa susunod po, ingat po and good night. Bye-bye.